Jiro. Jiro. Jiro! Sinungaling para si Jiro ang pumunta sa lugar na yon. Siya mismo may gustong malaman kung anong katotohanan sa mga nangyayari. Tinulungan ko lang siya. Wala siyang anam. Inosente si Jiro, Kim. Pero dinamay niyo siya. Namamatay ang tao kahit sabihin mong wala silang kasalanan. Tulad na nangyari sa mga kasama ko. Pero ngayon oras na para magbayad ang may kasalanan. Tumakas, Conrad. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng gustong tumakas, hindi ba? Ikaw. Sinira mo ako. Ano ba talagang gusto mo? Buhay mo. Yung dati, wala na akong nagawa. Sinasabi mong parang napilitan ka lang dati? Ganun din ang nangyayari ngayon. Mapipilitan akong patayin ka. Huwag. Huwag naman. Ayoko! Huwag! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Huwag! Huwag mo ko idamay! Please! Please! Huwag mo ko patayin! Huwag! Thank you.
secret document nasa compressor. Johnny, ipakita mo yun sa kanila. Chiro, Johnny, nakita mo ba? Kailangan pagbayaran ng mga taga North Korea ang ginawa nilang terrorist attack sa Aung San Mausoleum. Isang special task force na binuo ng 21 agents ang naatasang gumawa nito. Misyon nila ang pasukin ng Pyongyang City pagkatapos nilang patay ng 7 general ng North Korean Army. Pero dahil sa mga sniper na ipinadala ng Republic of Korea, pinatay ang mga ito mula sa submarine ng bansa. Ang mga taong nagplano ng misyong ito ay ang mga sumusunod. Oscar Lee. Mas magkakaroon ng saysay ang pera ko sa akin mapupunta. Kailangan masuklian ang hirap ng totoong nagsisilbi sa mamamayan at sa bansang ito. Naiindigyan mo. Ano yan? Itigil niya! Naniniwala ako sa Republic of South Korea. At bilang kabayaran, bibigyan mo ako ng 20% na komisyon. Sandali! Patayin niyo yan! Huwag kayong maniniwala sa nakikita niyo sa monitor, mga kasama! Francis Kim. Isa itong pagnanakaw. At ang City Hunter nag-iisa maaagawa nito. Ginawa niya ito para maging sikat siya sa mga estudyante. At purihin siya dahil dito. Pero gusto mo mangyari? Aminin ko lahat. Para lang sa kanila. Yun ba gusto mo? Hanggang dyan ka lang! Ah! Conrad Jun. Hindi ba yan ang City Hunter? Kundi isang taong naghihigante. William Choi. Hindi akong pumatay sa prosecutor, kundi si Conrad Jun. Ah, ganun ba? May pinagkaiba ba kayong dalawa, Papa? Hindi rin naman siya pumatay sa mga kasama niyo noon, hindi ba? Hindi siya. Ipinagawa niyo yun sa mga tauhan niya. Huwag na huwag mo akong mayahalin tulad sa mamamatay tao na yun, maliwanag! Ang huling taong mananagot ay ang presidente ng bansa natin. Sa paraang matagal nyo nang pinag-isipan. Tama ako, hindi ba? Gusto nyong patayin ko ang sarili kong ama. Kaya nyo ako inalagaan at hinulman ng maging ganito. Nilayo nyo ako sa mama ko. Pinaniwala nyo ako na kayo ang totoong ama ko. At ngayon, gusto nyong patayin ko mismo ang sarili kong ama. Yun ang plano niyo. Pero hindi ko magagawa. Naging ama mo lang siya dahil sa dugo at katawan. Alam ko. Pero nung nakasama ko siya, naniwala ako mabuti siyang tao. Ang pinaniniwalaan mong mabait na presidente ay taong nandaya rin para makarating sa pwestong kinalulugaran niya. Tingnan ko lang.
kung anong mararamdaman mo kapag nalaman mo na kung anong klaseng taong totoo mong ama kapag nag-iisa na siya. Huwag kayong masyadong umasa sa mga pangarap niyo. Hindi mangyayari yun. Sinasabi ko ngayon pa lang. Kaya pag-aralan niyo ng tangkapin. Linisin niyo na lang ang dugo sa talim ng blade na ginamit niyo. Si Randy Seo, nasa harap ninyo at sa inyong mga nasa tahanan ang maglalabas ng katotohanan. Kaya sana'y mapatawad din niyo ako sa lahat. Ngayon na ang oras para malaman ninyong lahat ang totoo sa kaguluhang ito. Bantayan natin lahat. Dahil ang susunod na bibiktimahin ng City Hunter ay ang sarili nating presidente ng bansa. Dahil sa sweep mission noon, 18 taon na nakakaraan, si Oscar Lee, Francis Kim, kasama si Randy Seo, ang inyong lingkod. Pero kaming apat lang ang naging biktima ng isang paghihiganti. Pero ang totoo, ang talagang may kasalanan sa misyong yon ay walang iba kundi ang nag-iisa nating minamahal na presidente. Siya lang ang nagdesisyon nun. At ang nagpatupad, kaya sinunod lang namin siya. Director, inamin na ni Conrad Jr. presidente daw nagplano ng sweep mission. 5 tao daw ang kasama sa insidente noong 1983. Yan pala nga inaamin ni Jun. President William Choi's emergency press conference. Isa po bang setup ang sweep mission noong 1983? Hindi ko alam na gano'n ang nangyari. Totoo po ba noong October 1983, directly kayong involved sa NAMPO sweep mission? Inaamin ko yan. Nabanggit kanina ni Randy sa iyo na kayo daw ang huling target ng City Hunter. Ano hong masasabi ninyo? Hindi ko lang masiguro kung bakit nagbitiw siya ng ganong statement. I'm sorry, but we will end this press con now. Last question na po, Mr. President. Hindi ba tinahanap ng isang special investigation prosecutor ang isang classified document noong 1983? Pero sa kasabaang palad, kinamatayan niyo yun. Alam niyo po ba yun? Talagang may kasalanan sa misyong yon ay walang iba kundi ang nag-iisa nating minamahal na presidente. Siya lang ang nagdesisyon nun. At totoo ba yan, sir? Kaya sinunod lang namin siya. Ang presidente natin ang may kasalanan. At para mapaghigantihan niyo ang presidente, pinaikutan niyo ng maraming panunuhol ang mga kasama niya para magmukha siyang korupt na presidente. Natatakot ka ba? Alam niyong gusto ko lang ipaghiganti ang kapatid ko. Pero ang guluhin ng bansa, wala yun sa plano ko. Sumama ako dahil ipinaghihiganti natin ang mga kasama niyo nun. Pero bakit? Kailangan idamay ang mga walang alam. Captain! Chiro, bakit? Matigas ang ulo niya. Ilang beses ko na sinabi sa kanya, huwag siyang lalakad na mag-isa para mag-imbestiga. Hindi siya nakinig. Ginawa pa rin niya ang gusto niya. Sira ulit. Hindi ko man lang nalaman na tungkol para lahat yun sa papa niya. Kaya pala siya puro utos. Nagalit tuloy ako. Matawarin mo ako, attorney. Hindi ko naman kasi alam eh.
Isa kayo na ugali ng anak ko, Jiro Kim. Akong pinatatapos nyo na sinimulan nyo. At wala akong magagawa kundi gawin. Dahil alam kong tamang ipinaglalaban ninyo. Gusto nyo lang magkaroon ng hustisya ang mga krimen. Kaya, hanggang nasa posisyon ako, pangako ko, tutuparin ko yun. William Choi. Bakit nandito ka, ha? Alam mo na, di ba? Namatay siya sa pagsunod sa iyo. Hindi ba? City Hunter? Ikaw yun eh. Ha? Alam niya yun. Gusto kanyang hulihin kaya kanya sinusundan. Wala na si attorney. Dahil lagi mo siya pinapahabol! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ikaw! Ano ba na mangyari? Babalikan kita! Huwalihin kita, City Hunter! Magtago ka na! Bitiwan niya ako! Bitiwan niya ako! Magtago ka na! Nandito ako para makiramay kay Prosecutor Jiro Kim. But I think I'm not welcome. Kaya nang maupo ang presidente, inaward niya ang hewon kay Chung dahil malakas kumita to. Naramdaman ng mga tao ang pagbabor sa kanya. Pero bago pa maupo ang presidente, malaki ang perang nawala sa hewon na ginamit pala sa election campaign. At ang kumpanya naging kabayaran. Hindi ba? City Hunter? Alam niya yun. Gusto kanyang hulihin kaya kanya sinusundan. Wala na si attorney. Dahil lagi mo siya pinapahabol. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw! Entered the country on April 13, 2011. On May 2nd, he came to work in network security and communication. Nung ginamit ang IP address ng Blue House para kay Congressman Lee, nakausap ko siya mismo sa loob ng opisinang to. Si Prosecutor Kim naman ang nag-imbestiga nung nakakambuong computer system. Siya ang namuno para malaman ng lahat na may ibang gumamit ng IP address ng Blue House. Nandun din si Johnny Lee nung araw na ibinalik ko ang album ng 1983 Security Agents. Si Johnny Lee nang akaya.
Mr. President, nasa labas po si Inspector Jiang. You can let him in. Mr. President, iniimbestigahan ni Attorney Kim ang mga pinagdududahan niyang City Hunter. Sina Jin Pyo Lee at si Johnny Lee. Sina Jin Pyo Lee at Johnny Lee? Kasama sa Special Forces team noon si Lee. At napatunayan naming isa siya sa mga bodyguard ng Blue House. Pero nawala siya. Kaya naisip noon ni Attorney na maaaring may kinalaman siya sa sweep mission noong 1983. Bigla ulit siya nagpakita bilang si Steve Lee na isang Korean-American entrepreneur na may malaking antler business. Pero ang totoo isa siyang suspected drug lord na mula sa Triangle. Iyon ang pinatutunayan namin. Triangle. At si Johnny Lee? Suspecho naming anak siya ng isa pang bodyguard na connected din sa Blue House noong 1983. Si Andrew Park, asawa ni Susan Lee. Andrew Park? Susan Lee? Sa napag-alaman namin, dinukot ni Jin Pyo Lee si Johnny nung sanggol pa siya. At pinalaki sa Triangle. Sandali. Mukhang may nahalata na si President Choice na nangyayari. Dahil nakiusap siya na ibigay namin sa kanyang personal identification file mo. Nilagyan ko na po ng pictures yung blog niya. Binisita niyo na ba yung site? In-upload ko na ang drawing ko. Sinubukan ko rin lagyan ng video file. Ikaw nang mag-check kung tama. Siya nga pala. Napanood mo ba ang press con ko? Yes, sir. Napanood ko. Mr. President, may isa lang akong gustong malaman. Lahat ho ba yun? Totoo, Mr. President? Totoo yun lahat. Sa pwestong to, maraming desisyon ang nagaganap. Minsan kahit anong gawin ko, hindi ko magawang desisyonan na mag-isa. Kaya naisip ko na dalawang bagay na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang kalusugan ng mga tao at ang kanilang edukasyon. Hindi ko pinayagan ang privatization ng healthcare. Naging tutol din ako sa mataas na education cost na maaaring maging sagabal sa pag-aaral. Iyon ang pinaka-priority ko. Sa loob ng ilang araw, pipilitin kong ipasa nila ang private school reform bill mula sa National Assembly. Para ba yan sa lahat ng estudyante? Pero hindi ba sa maling paraan ng galing ito? Agency, nasa trabaho ko ba ngayon? Wala ka na bang sakit? Okay na ho ako ngayon. Nandiyan ba si Johnny? Hindi ko pa siya nakikita dito eh. Huwag ka mag-alala. Busy lang talaga siya ngayon. Sandali lang. Mainit ba? Bakit naka long sleeves kayo? Bakit? Mainit ba dyan? Dito kasi palagi malamig, kaya mahirap mag-t-shirt lang sa loob ng bahay. Siya pala. Nakapangalan itong bahay sa akin. Ano ho? Nagulat ka ba? Hindi daw nag-iayabang sa'yo, ha? Ikaw pala. Nandiyan si Nana. Si Nana?
Nabalitaan ko lang kay tita na ang president ang totoo mong ama. Nahirapan din akong tanggapin yun. Malupit ang taong nagpalaki sa'yo. Napakasama niya. Dinukot kanya nung sanggol ka pa lang para paghigantihan mo sa huli ang totoo mong ama. Bigla ko naalala lahat ang nadamay sa paghihiganting. Si Oscar Lee, Randy Seo, Francis Kim, Conrad Jun, pare-pareho silang corrupt. Kung hindi sila napatunayang corrupt, napatawad ka sana sila. Kung mapapatunayan mong corrupt ang presidente, parurusahan mo rin ba siya? Kapag napatunayan ko yan. Kailangan bang ikaw pa ang magparusa sa kanya? Pero siya pa rin ang ama mo, Johnny. Hindi mo pwedeng kalimutan na lang hindi na... Hindi ako si Jiro Kim. Hindi ko itatago ang totoo sa lahat. Dahil ama ko ang nagkasala. Kahit na naging malaking pabor yun sa ama niya. Ako ang bodyguard ng presidente ngayon. Tulad na nangyari noon, baka magkaharap uli tayo. Hindi na natin alam ang pwedeng mangyari. Sana lang, huwag mo nang gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Congressman Lee? Iniimbestigahan siya ngayon sa isang bribery case na may kinalaman sa privatization ng healthcare. Taewon, kasama niya sa party si President Choi noon, kahit na political opponents ang dalawa. Kung mawawala si Congressman Lee, mahihirapang ipasang private school reform bill. Marami din siyang nahahatak. Kaya importanteng makasama siya sa botohang mangyayari sa isang araw para lang sa bill na yon. Kaya kailangan makumbinsi ni President Choi na bumoto si Lee para sa kanya. Salamat. Mag-research pa tayo. Hello, Mr. President. Natapos na po namin ang security inspection. Safe na po ang buong area. Wala kaming nakitang kakaiba. Naghihintay na po sa inyo si Congressman Lee sa loob. Oh, if that's the case, you can have your men wait for us outside. Sorry sir, hindi po pwede. Kakatapos lang ng incident sa guest hall. Hindi pa tayo masyadong secured. Kahit na 30 minutes lang, yun lang ang hiling ko. Mr. President. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Congressman Lee. Kailangan ko ng tulong para maipasa ang private school reform bill. Kung tutulungan kita, ano naman ang may tutulong mo sa akin bilang kapalit? Kakausapin ko ang prosecutor's office para hindi ka naimbestigahan sa kaso mo. Ang insidente kay Oscar Lee, marami nang nagalit sa National Assembly, kaya hindi ka na nila pakikialaman sa kaso mo. Kahit na alam kong may usapan na kayong dalawa ni Conrad Jun, at ramdam ito ng marami. Pero sige, handa pa rin ako na tulungan ka. Salamat naman. Alam mo hindi na maganda para sa magkakampi ang nagkakagulo dahil matutuwa ang kalaban. Gagamitin ko ang lakas ko para may pasamang private school reform bill na yan. Kaya huwag ka nang mag-alala. At ako naman, aalis ngayon nang naniniwala pa rin sa'yo. Maraming salamat.
bakit ka nandito, Professor Lee? Hindi ko alam na magaling kayo mangumbinsi. Lalo na sa mga taong masasama. Hindi ko ito pagsisisihan kung mas maraming tao ang makikinabang sa transaksyong narinig mo. Sila ang mas dapat na inuuna. Sabi niyo noon, magsisilbi lang kayo pag-upo mo. Pati rin pala pangungumbinsi. Sa posisyong hawak ko, minsan matututo kang manimbang. Nung inutos yung patay ng 21 special agents, manimbang din ba kayo nun? Marami ang gustong mag-aral. Pero dahil sa taas ng tuition, hindi nila magawang makapasok sa eskwelahan. Kung hindi ko ito susuportahan, sino ang papalit sa mga pwesto namin? Sino ang magdedesisyon sa bansa natin? Hindi lang dapat mayayaman. Karapatan din yun ang mahihirap. Tatanungin ko kayo. Tama bang magnakaw para makakain ng mahirap? Hindi nyo dapat sakyan ng masama para gumawa ng mabuti. Hindi dapat pinagtatakpan ng anumang kasamaan. Gusto kong malaman yung nasa akin na ang secret document. Hindi nyo pinagsisisihan ang desisyon nyo noon. Kaya pipilitin ko kayong pagsisihan nyo. Para na rin sa nakararami. President, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang naman ako. And I'm about to go out. Agent Kim, ano nangyayari? Wala po, sir. Tapos na kasi ang 30 minutes. Hindi pa rin lumalabas si Mr. President. Okay, if that's the case, I'm leaving. Ako ang in-charge sa budget ng election. Umiiwas ako sa mga taga-gobyerno para hindi mapahamak si Mr. President. Paano mo nga pala ako natagpuan? Alam kong talaga nag-i-effort ang President na gawing malinis ang election at ang mga campaign. Tama ba ako? Sabihin na lang nating hindi ako pala tanong kung saan galing ang pera. Kaya wala akong alam. Basta ang sinabi niya, haharapin niya rin yung pagdating ng panahon. Kaya pinakinggan ko lang siya. Nasisiguro ko naman na may sarili siyang record ng lahat. May record siya? Oo. Siya yung taong mahilig magsulat sa diary kahit na mga expenses sa opisina. Sigurado akong may ledger siya. Pero nasaan yan? Alam niyo ba? Nung mabalitaan ni Nikki yung kay prosecutor, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto niya. Ni hindi na nga rin siya lumalabas para mag-clubbing eh. Talaga? Hindi na siya lumalabas? Grabe, seryoso na nga yan. Yun lang naman ang alam na libangan ng batang yun eh. Kaya nga nag-aalala ako sa kanya. Ano kayang magagawa ko, sir? Hayaan mo lang siya. Malalampasan niya rin yan. Bata pa kasi siya. Naguguluhan na nga ako. Para na tuloy akong yaya at hindi bodyguard. Ano kaya kung hanapan ko siya ng blind date? Blind date? Tigilan mo nga yung pag-iisip niyan. Baka mamaya, mapahamak pa kayong dalawa. Hindi natin siguradong panahon niya yun. Baka mamaya, maloko lang kayong dalawa. Tsaka isa pa, uso modus operandi na ganyan. Kaya mag-iingat siya. Paniwala ka sa akin, hindi palaging nakikita sa mata ng tao ang kasamaan nila sa buhay. Alam ko yun. Ah, hindi ko pa ma-explain na maayos. Pero, basta kailangan mag-ingat. Mahal kita eh. Sorry, sir, ha? Sinasabi mong isang matangkad at gwapong lalaki nagpapanggap na journalist ang kumausap sa'yo tungkol sa budget ng election time ko? Salamat at pinalam mo. Okay, just keep in touch. But don't worry, kapag may free time na, dadalaw kami. Isasama ko ang anak ko. Okay, salamat.
darating na siya. Sana lang, naipasa na ng Board and Private School Reform Bill. Namumutla ka na, Nikki. Kaya binilhan ka ng chicken, yung favorite mo. Kawawa naman si attorney. I pity him. Kilala ko kung sino gumawa nun sa kanya. Friend siya ni Dad eh. Mahirap na talagang mag-trust sa mga tao. Kasi all of a sudden, nagiging masama sila. Kunin mo na to. Ano ba to? Panlalaki to ah. Ibigay mo yan kay Anton. Ibigay kanino? Siya na ba ang crush mo ngayon? Olga, hindi ako blind, no? At isa pa, hindi ko siya type. So akong may type sa kanya? Oo, obvious, no? Nandito ako para turun si Nikki. Pumasok ka na. Salamat. Wala ka talagang kinatatakutan, Professor Lee. Nagagawa mong pasukin kahit na bahay ng presidente. Hindi ka nga talaga mapipigilan. Talagang hindi. Dahil hindi ko natutunan yun. Ngayon, tatanungin kita. Ano ba ang dahilan mo sa lahat ng ito? Dahil gusto kong magtiwala. Gusto kong magtiwala sa mga taong nangako na magiging tapat sila. Magtiwala sa mga pangako ng bayan na proprotektahan niya ang tao niya. Gusto kong magtiwala sa edukasyon na ituturo nito ang tama. Kahit na matabunan pa ito ng mga mali. Gusto kong magtiwala ang magiging mabuti ang tao. Gusto kong maniwala kasama ng mga agent na namatay sa Nampo Sea sa pangako ng bansa nila. Ibabalik ko yun sa bayan para sa nakararami. Ang sweep mission na yun, kailanman ay hindi ko kinalimutan sa bawat araw na dumadaan. Alam ko ang pinagdaanan ni Jin Pio dahil mahal ko ang bayan. Kunin mo mga illegal fund na nakuha ko noon habang ginagapang ko ang posisyon hanggang maging presidente. Gamitin mo to. Gawin mo ang gusto mong gawin. Johnny. Patawarin mo ang papa mo. Dahil naging kanya ng buhay mo.
Talaga bang tatapusin mo to? Dahil ang taong mas nahihirapan sa nangyayari ay ikaw, Johnny. Kailangan mo ba talaga to? Hindi ko to pwedeng iwasan. Wala akong magagawa. Sisimulan na po natin ang napagkasundang votation para sa Private School Reform Bill. Ito na, sir. Oh, salamat. Sige ha. President ang nagplano ng sweep mission noong 1983. Ano to? Pinag-utos niyang patayin ng agents ng sariling bansa. Ano to? Ano ko ang to? Patingin. Ano ba yan? President. Illegal funding scheme ni President Choi. Bago siya maupo. Kompleto ang pangalan ng councilman. Pati pala pagpasa ng reform bill. Ginawan din ang paraan ng presidente. Headline to. Tara. Tara. School Reform Bill poll results. Ang sangayon, 228 votes. Ang hindi, 41 votes. Abstain, 5 votes. I declare that the Private School Reform Bill 2011 is now in place. Maraming salamat naman. Masaya po ba kayo? I am. Masaya ako. Hindi ba't isa ka rin sa nahirapan sa pag-aaral dati? I see. Sana ginawa ko na ito noon pa. Please come in. Sir, Mr. President, may nangyayari po. Grabe, no? President William Choi's use of illegal campaign funds revealed. Si President William Choi, habang ipinapasa natin ang kanyang private school reform bill, ay nagkasala sa bansang ito. Hindi lang sa pundasyon ng demokrasya, kundi sa bawat mamamayan. Kasama na ang sweep mission noong 1983 na inilihim niya at pilit na itinago sa mga tao. Dahil dito, bilang council member, itinideklara kong mula sa araw na ito na hindi na siya karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Kaya ngayon si President William Choi may kailangan matanggal sa kinaupuan niya. Mr. President, idiniklara na ng Congress ang kanilang kagustuhang ma-impeach kayo sa pwesto. Wala po akong magagawa. I'm sorry, sir. Don't be sorry. Because now I'm relieved. Dapat nga napaaga pa ito.
taong ito ang mga pinakiusapang ipasa ang private school reform bill at tumanggap na suhol. Kaya pala, isayin nyo sila. Igulo ang mga yan. May nakapagsiwalat na ang limang kongresistang ito ay tumanggap ng suhol para ipasa ang private school reform bill ng presidente. Natagpuan sila sa harap ng prosecutor's office kasama ng mga ebidensya. Kasunod ito ang impeachment na ipinasa ng mga taga-senado para patalsikin sa pwesto ang kasalukuyan nating presidente na si William Choi. Ipinasa ito ngayon dahil sa kanyang involvement sa mga inakusahan. Saan pupunta? Kakausapin si Papa. Agent Kim, duty ka bukas, di ba? Dahil naka-red alert na naman tayo, maging alerto ka sa mga tawag ko, okay? Pero Chief, hindi ako naka-duty bukas eh. May schedule ka. Nagugulo ka yata. Hindi oh, Chief. Isinulat ko lahat dito ang... President's card schedule for the week. Mr. President. Hello. Huwag mo silang kinatatakutan dahil ako mismo ang haharap sa'yo. Kung ayaw mong may madamay pang iba sa gulong ito, hindi mo ako pipigilan, Mr. President. Meeting is in 2 hours, Mr. President. Okay, thank you, Chief. Pero bago yun, may isang taong gustong mapagkita sa akin. Don't search him anymore. Just send him in directly to me. Yes, Mr. President. Isa pa, gusto ko sanang mapag-isa sandali. Pero hindi po pwede yun. Please arrange it for me. I just need some time to think. Yes, sir. Sinabi niya sa akin, hinihintay niya kayo sa loob. Please, step inside.
Wala ka nang magagawa ngayon, Johnny. Kaya mabuti pang umalis ka na. Sinabi ko na to noon. Ako ang pipigil sa'yo. 28 taon kong plinano ito. Kaya mahihirapan kang gawin yan. Gusto niyong ako ang pumatay sa sarili kong ama. Pero paano ako magbubuhay pagkatapos nun? Dahil sa inyo, nabaril ako ng babaeng mahal ko. Akala niyo ba nakalimutan ko na? Kayo ang amang nagsakripisyo ng binti para sa akin. Alam niyo bang mararamdaman ko? Kung papatayin ko kayo. Inisip niyo man lang ba ang kapakanan ko? Naging mahalaga ba ako sa inyo? Papa, gusto ko lang ng normal na buhay. Nang may ama't inang nagmamahal sa akin. Pero pangarap lang pala yun. Kapalaran ko. Tatapusin ko na ito ngayon din. Huwag! Tama na! Ibaba niyong baril niyo! Johnny, itigil mo na yan. Please, Johnny, tama na. Hinintay kita. Nandito lang ako ngayon. Para maningil ng buhay. Sorry, Agent Kim. Please step aside. Gagalaw. Subukan niyo magpaputok. At papatayin ko ang taong ito. Ako ang nag-iisang nakaligtas sa sweep mission ng Korea noong October 1983. Ako si Jin Pyo Lee. At dahil sa katraydurang tinamo ng mga kasamahan ko sa kamay ng mga namumuno noon, tinapos ko ang kasamaan ni na Oscar Lee at Conrad Jun. Ako rin ang nagpabagsak kay Francis Kim. Ako ang nagdala kay Randy Seo sa prosecutor's office. At ngayon, nandito ako para patayin ang presidente ng Korea. At aaminin ko, ako ang City Hunter. Pa
Nana, cafe latte yan. Ang ganda naman. Ibig sabihin, magaling ka na palang barista, ha? Nana, nahirapan ka siguro nung nawalan ka ng papa. Nangingitim na kasi yung eye bags mo, tignan mo. Talaga? You put this para mawala. Hi, hello! Nana, Nikki! Hi, nakarating kayo. Natapos mo na bang mga dapat mong tapusin sa papa mo? Mm. Akalaan nyo, dyan di pa na kayo mauwi, no? Nikki, ikakasal na kami. I told you, kayo talagang bagay eh. Congratulations, ha? Salamat. Isa nga pala, bumalik ka na sa Blue House. Wala na si Professor eh. Wala nang excitement ngayon dun. Akala ko ba kaya mo ako pakakasalan dahil gusto mong ako na lang ang mag-excitement mo. Sinasabi ko na nga ba eh, pag-isipan ko nga ulit ang kasalan natin. Sa inyo na to. Sama mo na to. Nikki, okay. Sa inyo na yan. Okay na naman kung hindi makakapunta. Basta ihulog yun na lang sa account ko yung ipangre-regalo niyo sa amin dalawa, okay? Maging masaya ka sana, Olga. Ah, tita, pagdating natin sa US, baguhin na natin ang pangalan ng snack shop mo. Gawin natin delicious Korean food. Wala pa nakakaisip noon. Ah, ano nga pala hong sinabi ng dating presidente? Humihingi siya ng tawad. At nananalangin na sana maging masaya ang buhay ko. Magbabarko ako. At mag-a-apply ako manager ng mga taga-kusina. Magaling din ako magluto ng ibang putahe. Manager! Narinig ba ako mag-English? Oh, hey man! Their lives for their country in carrying out the mission. Their honored names shall be remembered forever. Among these brave soldiers are Jin Pyu Lee and Andrew Park,